magandang araw mga ka-stroke. Good day. Yan. So for today's video, sa ating episode ay ipapakita ko po ang aking paglalakad at syempre kung paano rin ako minasahe. At ang yung pong nagmasahe sa akin ay yun po ang nagmasahe sa akin nung babago-bago pa lamang akong na-stroke. At yun po ang malaki po na itulong niya sa paggalaw ng aking mahinang bahagi na na-stroke. So, ipapakita ko po sa inyo kung paano at kung paano rin ako maglakad at paano rin ako bumaba ng hagdan. So, kung bago ko pa lang po sa aking channel, please subscribe at huwag nyo kalimutan pindutin ang notification bell para updated tayo sa mga video tungkol sa stroke na lumalaban. Ayan, so samahan nyo ako guys ha. And let's go! My Stroke Journey. Daily Life. How to fight the stroke. So, ito na nga mga ka-stroke, namasyal kami sa Tagaytay at nang masubukan na rin ang aking paglalakad. Ayan po, bumababa ko sa hagdan pero one step at a time. Pero hindi naman tayo nagmamadali, kagaya na sinabi ko nung una, makakababa din naman tayo. Daan-daan lang, hindi naman tayo nagmamadali. O kagaya niya, nakababa tayo at pagkatapos ay ganito po ako maglakad. Ayan. Medyo tulinday pa po ang aking paa, pero at least nakakarating ako sa aking paroroonan. At lumakad niya ako ng lumakad. Ayan, gala ng gala. Kasama ko si Mrs. at siya ang aking camera girl. Ayan. Camera woman pala. So, ayan po. Ganyan po ako maglakad. Pero pagka narito lang naman po ako sa malapit eh, hindi ko naman po ginagamit ang cane. Pero pagka sa ganyang malalayo, eh talagang ginagamit ko ang aking tungkod. Ayan, maganda rin alalay. Tsaka pagka ganyan nangangalay, ayan nga, ganyan, tinataas-taas natin ang ating paa at magkabilang paa yan, tinataas natin para maalis ang pangalay. So, ganyan po ako maglakad, mga ka-stroke. Hindi pa po siya perfect, but ako po ay talaga naniniwala sa aking sarili, talaga may babalik ko pa rin yan sa akin dating paglalakad. Ayan o. Ganyan po ang ginagawa ko pag nangangalay ako. Itinataas ko po ang aking kalawat kanang paa. At syempre, nag-grocery na rin tayo sa paglalakad. Ayan. O, diba? Wala naman akong kindi yan kasi nasa loob nga. Ganyan po ang aking paglalakad. A few moments later. At tamang-tama, ipapakita ko na rin sa inyo ang massage therapy. At ako po pala ay nakaschedule ng massage therapy. Tamang-tamang pag-uwi ko ng bahay ay ako po ay nakaschedule ng massage therapy. So tayo po mga na-stroke, kahit tayo po ay nakarecover na, ay kailangan pa rin po natin ng massage therapy para mamasahe at ma-relax ang ating mga muscle. Kasi po ang ating po mga muscle ng mga na-stroke na, ayan po ay lumiliit at humihina, kaya kailangan din siyang mamasahe. Ayan. So yan po nagmamasahe sa akin ay siya po ay si Mr. Dio Cayetano. Kung dito rin lamang po kayo sa malapit sa Cavite ay pwede po kayo magpamasahe sa kanya. Siya po ay taga rito lamang po sa Silang at siya po ay madali rin lamang po makontak at nandyan po ang kanyang Facebook page. Ayan po, so tingnan nyo po at pwede nyo po siyang ma-message. At dahil siya po ay talagang nag-aral ng pagmamasahe at siya po ay nag-schooling din, ay ang kanya pong ginagawa ay tamang-tama po ang bawat proseso ng pagmamasahe. So ganito po ang kanyang pagmamasahe sa ating kamay para mabuhay ulit ang ating mga muscles at saka ang ating mga ugat na natutulog. Ayan, especially sa shoulder, mga frozen shoulder, ay kayang-kaya po niya yang gawin. Ayan po, nakaka-relax po siya magmasahe. Bali, nung ako po ay bago-bago pa lamang na-stroke, ay siya rin po ang kauna-unahang humawak ng aking katawan. At minasahe niya ang aking mga ate naman ng stroke. At alam na alam niya kung alin ang mga titirahin niya.
At nung mga pagkailang araw po ay talagang napakalaki ng aking pinagbago. Kaya mahalaga rin po talaga ang massage therapy. Napakalaking bagay po. Kasama na rin dyan ang mga stretching ng forearm at saka ng elbow at shoulder. Ayan, talaga pong kanyang hinihimay isa-isa para detalyado talaga. Naalala ko nung una ko minessage niyan. Talaga namang ako'y napapangibit din at napapaluha din sa sakit. Pero siya rin po nagsabi na talagang konting tiis at no pain, no gain. Ayan po talagang yung shoulder, ayan tinitira po niya. Kasi po mahalaga rin po talaga ang namamasahe ang shoulder, lalo na doon sa mga bago-bago pa lamang na na-stroke. Ayan po ay mahalaga para hindi po siya mag-frozen at hindi siya bumagsak. Ayan, talagang hinihilit niya mabuti ang shoulder. Tapos po niyang niluti na yan po. Karate siya po ang tawag dyan. Ayan. Kailangan di po siyang bugbugin. Ayan, para at saka ma-relax ka. Nakaka-relax po talaga ang ginagawa niya. At ayan po, ang stretching ng kamay, medyo may kasakitan po yan. Lalo na sa mga frozen shoulder at saka frozen forearm. At ngayon po ay dumako na po tayo sa binti at hita. Ayan. Ayan, medyo masakit din yan. Pag minamasahe, lalo na pagka yung galing ka sa paglalakad, pagod ka. Ayan. Pero at least, habang tumatagal naman, nakaka-relax din, lalo na yung ganyang karate chop. Ayan. So, umuuga-uga pa ang ating medlog dyan. Siyempre, kasama rin din ang bending. Bending stretching yan sa para sa hita at sa binti. Yan. Super nakaka-relax po niyan. Especially do sa mga sumasakit ang tuhod. Ay pwedeng-pwede po 'yan. At ayan pa po ang isang stretching na talagang napaka sakit naman ng tama sa bewang. Yan. Pero kailangan po 'yan panlalagutok po niya 'yan. Nakaka-relax din yan. Lalo na yung mga sumasakit ang sasapnan, yung ibaba ng likod, ay napaka-effective po ng ganyang pagmamasahe. Ayan. Alam na alam po lahat niya kung ano ang kanyang titirahin. Tinin niyo po, nakalakpang akin pa sa kanyang alak-alakan eh. Yung super nakaka-relax. Pero medyo may kasakitan din, lalo na yan. Sabay-awang din po ang tama niyan. Ayan, sa hips. Kanya pong itinataas yan at talaga namang napakasakit din naman sa likod. Pero nakaka-relax din pagka yung nagtagal. Ayan. Tsaka, kagaya nga ng sinabi ko kanina, mahalaga po ang nagpapamassage therapy din para mabuhay po ang ating mga muscle na natutulog at ang mga ugat na dumadaloy ay dumali ng maganda. Ayan, sa pamamagitan po ng massage therapy. Ayan. At ganyan po, especially dun po sa mga sumasakit nga pala ng talampakan. Ayan po ang tamang-tamang masahe para sa paa. At saka dun po sa bukong-bukong. Ayan. Para sa foot drop po yan. Foot drop. Hanggang sa mga daliri ay minamasahe din niya. So, ayan po, medyo napapangat ang ating tuhod. Ayan, kasi nga po medyo may kasakitan din yan. Pero ika nga, no pain, no gain. Talaga naman pagkatapos niya na talaga namang super nakaka-relax. At ayan po, yung pagkasumasakit ang talampakan, alam na alam po niya, mga pipindutin niya, meron din po siyang pinipisil dyan na para sa puso daw yun, yung sa may ibaba ng hinlalaki, at doon po sa may sakong, ay yan po ay para naman sa maraming parte po ng
lumanloob po ang namamasahe sa pamamagitan ng pagbisil sa talampakan. Ayan, so talagang inuulit ko po, napakalago po sa mga stroke patient ang namamasahe rin kagaya ng ganito. Napakalaki po ng naitutulong ng massage therapy. At pagkatapos po ay so bago po kayo magpa-massage therapy, syempre huwag nyo kakalimutan yung mga exercises natin sa ating daily routine everyday. So yun po, ganun po, kailangan din po niyan. Hindi lang po yung physical therapist, at yun po naman sa physical therapist ay napapag-aralan naman po natin ang mga bawat exercises at paggalaw ng ating mga tinamang stroke na bahagi ng katawan. So ang kailangan lang natin ay massage therapist. Ayan. Pero kung dito lang po kayo sa Cavite, ay pwede nyo po siyang kontakin. Siya po ay si Mr. Dio Cayetano. I-search nyo po ang kanyang FB page. At kayo po ay pupuntahan niya. Pwede nyo po siyang i-message. Nagawang video na ipakita ko po sa inyo ang paglalakad, at nakita nyo naman ang aking lakad, hindi pa siya perfect at medyo mabagal pa. At saka pagka nasa malayo, ayan, gumagamit ako ng cane, pero pag dito rin lang naman sa malapit, ay hindi na ako gumagamit ng cane. At nakikita nyo rin naman ang tamang paggamit ng cane, yung aking pagtungkod, ganun po ang tamang paggamit. Ayan. Pero nakita nyo mo nakilakad, tulinduy pa. Ayan. At saka yung pagmamasahe, ayan, yun din ang mga tamang proseso ng pagmamasahe. Kasi po siya ay talagang massage therapy po siya. Talaga po nag-aral yun. At yun po, malaki po na itulong sa akin noon. Nung ako po bago-bago pala na stroke, ay siya po ang unang-unang humabak ng aking katawan. At matapos po niya ako noon na i-massage, ay kinabukasan po ay ako'y nakaupo na agad mag-isa. Malaki rin po ang naitutulong ng massage therapy sa mga kagaya natin na stroke. Unang-una po, yun po ay mahalaga rin na hilot kagaya ng balikat at saka ng kamay. Mga parte natin naman ng stroke ay mahalaga po yan na hilot ang mga ugat niyan para po lumuwag ang pagdaloy niya.
at ma-command ng unti-unting mabasa ng utak na tinamaan ay stroke ang pag-command sa ating kamay at paa. Especially doon sa mga frozen shoulder, yan, dapat yan ay nababanat yan at napipisil din. Yun. So, ganun ang tamang pagmasahe. Ako wala po kasi, tawa ng tawa kasi at saka medyo nangibit kasi medyo masakit pa din eh. Nandun pa rin yung sakit niya. Pero unti-unti ko na pong ano yan. So, malaki ang ginaan eh. Malaki. Kasi siyempre, kasama rin dyan yung exercise at yung pagiging masayahin at yung magana yung pakiramdam na tanggap mo kung ano nangyari sa iyo. Yan. So, mahalaga rin yun eh. Kagaya ng paulit-ulit ko ang sinasabi na tanggapin natin kung ano nangyari sa atin. At talagang nandyan yung spirit ng paggaling, mabilis na pag-recover. Ayan. Tsaka dapat maging active ka nga ayan, sa iyong sarili para sa mabilisang pag-recover. And always think positive. Ayan. Laban lang tayo ng laban at huwag nga tayo mawawala ng pag-asa. Kahit pa tayo ay matagal na na-stroke o matagal na tayo nakabengkong o pilipit pa rin na lakad. Ako nga hanggang ngayon pilipit pa eh. Pero at least, ang sa akin lang naman, importante, edi yung ako'y nakahakbang. At napupuntahan ko ang dapat kong puntahan. Ayan. So, yan po ay sa pamamagitan din ng aking paniniwala sa sarili. At pananalig sa Diyos. Ayan, number one yan. Ayan. So, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa panonood. And shoutout ulit sa iyo, Mr. Roldan Corbo. Ayan. So, yung po request niya, gusto niya makita ng ating lakad. Ayun po, aking lakad. Medyo tulindoy pa. Pero at least, umiisod na ako. Nakakarating ako sa gusto kong puntahan. Tsaka nakakakit din ako ng hagdan. So, maraming salamat sa iyo. At maraming salamat sa panonood. At mabuhay po tayong lahat ng mga lumalaban sa stroke. At I love you all po. Ayan. So, huwag niyong kalilimutan na manalig lagi sa Diyos at magtiwala sa sarili na ikaw ay gagaling. Ayan. So, kaya naman lagi nating isipin, tayo po lahat ay gagaling. Lalakas. So, titigas! Yes! Salamat po!